Okay, hello guys. Magtuturo ako ulit ng London system. Ito kasi, ano to eh. Madalas may tumitira to sa gantong level, 1945. So, maganda siyang i-discuss kasi para siyang atake sa black pero lalamang tayo sa white. And then, B4, nag-B6 siya. So, normal move. Knight F3. Nilagyan lang natin ang music para hindi masyadong boring yung video. O ngayon, ayan, nag-bishop B7 siya. So, tuloy pa rin tayo sa normal development na bishop F4. Nag-E6 siya, E3. Kung kanina yung bishop niya nag-take sa F3, okay lang yun, walang problema yun. Tuloy lang yung development. Ngayon nag-knight F6 siya, knight BD2. Bakit knight BD2? Kasi kukontrolin natin yung center as much as possible. Tapos kung mag-bishop takes man siya sa F3, edi knight takes F3. Ito yung weird move na knight H5. Na gusto niya kagad kainin yung bishop natin sa F4. So, dito, huwag muna kayo kagad mag-bishop G3. Kasi baka yung iba mag-bishop G3 kagad. So, hindi ko advice yun. E-try nyo munang mag-bishop G5. Yan. Bakit? Kasi nag-hope tayo na mag-F6 yung kalaban. Ngayon, pag nag-H6 siya, bishop H4 tayo. Ah, pag na mag-F6 dito yung kalaban o kaya mag-bishop E7. So, bawal na mag-H6 dito kasi nga may threat dun sa queen sa D8. So, yan. Hopefully, nag-F6 siya. Then, babalik tayo dun sa main line na bishop H4. Ngayon, yung bishop H4 inviting to play G5. Ngayong nag-G5 siya, knight takes G5 tayo. Para yung queen natin sa D1 may threat dun sa H5. Ngayon, naamoy niya yung threat na yun, nag-knight G7 siya. Knight E4. Knight GE4, bakit? Kasi, kakainin natin yung pawn sa F6. Bishop E7, queen F3, dagdag threat lang. So, ang tinira ng kalaban, F5. Kinain ko na. Queen takes E7. Tapos, knight F6 check. Queen takes F6. Queen takes B7. So, ganun lang yon. Yun lang yung gusto kong idea na i-share sa inyo sa video na to. Sana may natutunan kayo na kapag ka nag-knight H5, mag-bishop G5 muna kayo. Okay, this is Coach Eman. Salamat. Sana may natutunan kayo.